Magandang umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang leukemia. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay ang dugo sa malaking tsansa sa pagkakaroon ng cancer. Ang precipitating factors ay ang mga kadahilanan ng merong direktang pagkakasanhi sa pagkakaroon ng cancer sa dugo. Sa pagkakataong ito, walang precipitating factor na pag-uusapan kasi hanggang ngayon ay hindi tukoy ang pinakasanhi ng leukemia. Ang benzene ay nalalanghap galing sa gasoline, industrial areas at factory na kung saan they uses benzene para sa paggawa ng mga produkto, at ang benzene ay makukuha rin sa mga foods at sa mga drinks, lalong-lalo na sa mga processed foods and drinks. The longer the years exposes to benzene ay mas maraming na de-deposit sa bone marrow sa pamamagitan ng daloy ng dugo. Ang hereditary disorders ay ang namamanang gene defect. Bawat isang cell sa ating katawan ay merong dalawang kopya ng gene. Ang isang gene ay galing sa nanay at ang isang gene ay galing sa tatay na nakapaloob sa isang cell. Ang hereditary disorder ay nahahati sa dalawa. Ito ang autosomal dominant disorder at ang autosomal recessive disorder. Ang autosomal dominant disorder ay depektado ang isang gene. Ngunit ito ay sapat na makapagbibigay problema. Ang autosomal recessive disorder ay ang dalawang gene ang depektado. Gene is made up of DNA and RNA. Meaning, ang depektadong gene ay may kakayahan na makapagbibigay ng instruction na kakaiba sa normal na mga genes. Ang inherited gene defect ay andyan na po bago pa na ipanganak ang bata o tao. Ibig sabihin, sa paglaki ng bata ay gumagawa rin ng depektadong gene. Ang bone marrow o ang cells ng pulang dugo ay merong depektadong gene. Ganun rin ang cells ng puting dugo. Ang myelodysplastic syndrome ay kusang namamatay sa hindi tamang panahon ang cells ng pulang dugo at cells ng puting dugo. Sila ay namamatay dahil sa pagiging abnormal, kaya ito ay tinatawag na dysplastic. A family member who had leukemia ay nangangahulugan na merong cancer linkages na nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng leukemia. Ang previous chemotherapy also damages bone marrow, lalo na sa DNA ng mga bagong gawang RBC at WBC. Ang pinagsasamang predisposing factors ay nakakaapekto sa red blood cells at white blood cells. Ang red blood cells ay tinatawag ding erythrocytes at merong kasamahang hemoglobin na tagadala ng oxygen. Ngunit ang RBCs ay abnormally developed, ay namamatay ang iba sa bone marrow bago pa maisama sa blood circulation. Ang white blood cells ay tinatawag ding leukocytes at merong mga iba't ibang components tulad ng lymphocytes na merong B cells at T cells na tinaguri ang killer cells na mainam para sa immune system. Yun nga lang, ang B cells ay apektado ng kakayang makagawa ng antibody panlaban sa mga mikrobyo. Ang T cells ay apektado na ang kakayahang makakilala sa hindi kauri tulad ng cancer cells. Ang monocytes ay nagiging macrophages kapag nakaabot na sa tissue o laman ng katawan. Apektado ang abilidad ng macrophages na makakain ng mikrobyo. Apektado rin ang pagpatay o kumakain ng patay na mga cells at ang makapagtitibay sa immune system. Ang neutrophils, ang pinakamaraming component ng mga white blood cells. Yun nga lang, depektado na ang abilidad na makapatay ng mikrobyo sa pamamagitan ng phagocytosis or ingesting or engulfing. Ang basophils ay apektado ang abilidad na makaproduce ng heparin, kaya merong pagkakaroon ng pagdudurgo. Ang eosinophils ay apektado ang abilidad na makapatay ng mikrobyo sa pamamagitan ng bactericidal activity o pag-aatake sa mikrobyo upang hindi na makadevelop pa. Hindi lang mga functions ang apektado, pati na ang pagkakabuo ng red blood cells at white blood cells tulad ng mga sumusunod. Acute lymphocytic leukemia. Ito ay tinatawag ding acute lymphoblastic leukemia. This is common to children. Ang acute ay nangangahulugang mabilis ang progreso ng disorder na ito. Ang apektadong lymphocytes ay mas madami ang multiplication, kaya maraming premature na lymphocytes na dumadaloy. Ang sintomas ay ang gum bleeding, frequent infections, fever, at iba pa. Acute myelocytic leukemia. Ito ay tinatawag ding acute myeloid leukemia, acute myelogenous leukemia, acute granulocytic leukemia, and acute non-lymphocytic leukemia. Common to children and young adult. Ang myeloid ay may kakayahang maging RBC, WBC, at platelet. Wow! Yun nga lang ay premature ang pagkakaproduce dahil sa apektado na sila at mas mabilis silang dumami kasi nga sila ay mutant na po. Ang sintomas ay ang neutropenia, leukopenia, thrombocytopenia, anemia, fever or infection at iba pa. Chronic
lymphocytic leukemia. Ito ay slow progression of disorder at ang lymphocytes ay immature o premature, common to 60 to 70 years old. Ang sintomas ay ang splenomegaly, hepatomegaly, fever, bleeding at iba pa po. Chronic myeloid leukemia, ito ay slow progression of disorder at ang RBC, WBC at platelet ay immature or premature, common to 25 to 60 years old. Ang sintomas ay ang easy bleeding, pain, fever, leukopenia, anemia at iba pa po. Ang pangyayari sa proseso ng leukemia ay may mga stages ding pinagdadaanan. Tignan lamang po sa screen ang mga stages at ang mga sintomas nito. Ang mga pagsusuri ay ang bone marrow biopsy, CT scan at iba pa po. Ang resulta ay ang advanced leukemia na po. Ang management ay ang medical, surgical and nursing management. Tignan nyo lamang po ang presentasyon hanggang dulo upang makita nyo po ang kabuuang diagramo para sa leukemia. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits!